Hello po sa inyong lahat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. Ngayong araw, gagawa po tayo o magluluto po tayo ng meatball soup. Ito po ay kung tawagin po ito ay almondigas. Ito po yung tinatawag na almondigas. At ito po mga kailangan natin. Ang kailangan po natin dito ay ito, ground pork, pork giniling, at ito po, nilalagyan po ito ng miswa, kaya tinawag na almondigas kasi yung meatballs at saka yung miswa. Since wala po tayong miswa, hindi ako makabili ng miswa dito, hindi ako makapunta sa Asian store. Kaya ang gagamitin ko po dito sa halip na miswa, itong Japanese somen noodles. Yan o, parang nahahawig din ito sa miswa at ang kaibahan nga lang nito, hindi siya yung nagtitiken yung soup. Kasi yung miswa, pag medyo nag-cool down na yun, medyo nagtitiken yung soup niya. Ito naman, hindi masyadong nagtitiken. At yung nipis niya, pareho rin yung miswa. Very thinly po itong somen noodles na ito. Then made from wheat flour. Okay, ito po ang ilalagay natin sa halip na miswa. Kaya yung mga katulad ko na naninirahan dito sa Tokyo o dito sa Japan, pag gusto nyong gumawa nito, pwede po itong somen noodles. Okay, at ito pa iba nating kailangan. Meron po tayo dito yung minced garlic para po sa pagigisa natin ito. Then, kailangan din natin dito ng onion, ito sa pagigisa din ito. At ngayon, ang gagawin natin, gagawa po tayo ng meatballs, kailangan po natin ng finely minced onion. At meron tayo ditong ground black pepper, salt. Then itong flour. At kailangan po natin ng egg. Itong egg, ibibit po natin ito. Kailangan natin ng beaten egg. Ngayon, ang gagawin natin, munti ko nang makalimutan itong patis. Ilalagay po natin sa pagigisa ito at optional, meron tayo dito yung scallions. Kasi nakakatulong ito sa pagpapasarap at magiging maganda ang dating ng ating soup. Magkakaroon siya ng kulay green. Okay, ang gagawin natin ngayon, gagawa muna tayo ng meatballs. So, itabi natin itong mga to. Itong patis, di muna natin kailangan. Itong garlic, hindi muna natin kailangan. At ito ring onion na gagamitin natin sa pagigisa. So, ngayon, gagawa tayo ng meatballs. Itong somen, mamaya pa yan. Ang kailangan natin ngayon, so, dito po, timplahan natin ito ng salt and pepper. Yan o. Dito. I-mix muna natin. Kailangan natin ng kamay dito para mapagbuti natin yung paggawa ng meatballs at mag-combine mabuti. Then, dito po, lalagyan natin ito ng onion. Ito, finely minced onion po ito. Yan o, kailangan dito. Mahalo nating mabit, mabuti ito. Kailangan mag-combine lahat ito, magkadikit-dikit. Kaya, kailangan talaga dito kamay. At pagkaraan ito, itong harina, flour. So, gagamit ako dito, 2 tablespoons yung nilagay ko. Then, matatansya nyo naman eh, kasi itong ginamit kong pork dito for about 500 grams po ito. So, kalahating kilo. Yan, haluin natin mabuti yan. Para nun, mag-mix yung mabuti yung mag-combine yung flour at saka yung salt and pepper. Okay. Pwede na yung 2 tablespoons of flour. Then, itong egg, ibit natin para mas madaling mag-combine doon sa giniling. Okay, lagay natin. Then, dito, lamasin uli natin. Talagang ganyan eh. Kaya nga tayo gumagamit ng cooking glove dito eh.
para noon, mag-mix siyang mabuti. Ganyan lang, oh. Kailangan mag-combine mabuti ito. Matatansyan nyo naman kung kailangan mag-add ng flour, mag-add kayo. Kaya lang, para sa akin okay na to eh. Kasi pag masyadong maraming harina, titigas yung meatballs. Okay? Ngayon, para sigurado tayo rito na, ano, iganyan natin. Ganyan kasi sila dito sa Japan eh. Pag gumagawa ng ganito, natututuhan ko ito sa mga Japonesang kaibigan ko. Yan. At dito, meron tayong lalagyanan, ha? Yan, bibilog-bilugin lang natin. Oh, tapos lagay natin dyan. Madali lang, di ba? Iba nga, ganyan, bibilis nila. Kaya lang, hindi maganda yung bilog. Kikita ko yung kaibigan ko, ganyan lang siya, oh. Tapos, ang galing. Basta ganyan lang, ginaganyan lang niya dito. Yan, oh. Ganun. Kailangan dito ayusin. Okay, tutuloy-tuloy lang po natin ito hanggang makagawa tayo ng meatballs matapos natin lahat ito. Ngayon, natatapos na natin ito. Alam nyo guys, mas okay na gumamit tayo ng cooking glove na ganito kasi hindi dumidikit ito. Kasi pag kinamay ito, mas dumidikit pa sa kamay eh. Mas maganda. Ngayon, kung magkakamay kayo, maglagay kayo ng oil sa kamay nyo para hindi dumikit. Pero dito sa ganito, mas okay pa siya, hindi siya dumidikit. Okay, tapos na. Ang gagawin natin ngayon dito, i-fry natin ito. Pipirituhin natin ito. Okay, at ngayon, nagpainit tayo ng cooking oil dito sa ating cooking pan. Hindi naman masyadong marami yung oil. Then, ilalagay po natin itong isa-isa. Yan, pipirituhin natin itong mga meatballs. Okay. Okay, then dito, babaligtarin natin para yung kabilang panig naman ng prituhin natin. Okay, hindi naman niya kailangang maging lutong-luto kasi nga, igigisa pa natin ito. Okay, then ngayon, i-turn over na natin lahat ito. So, hindi niya kailangang maging lutong-luto. Malasado lang. Ang importante lang dito, nag-firm lang siya, oh, katulad nito. Halimbawa, ito. Oh. Yan, oh. Pag ganito, okay na to. So, pwede na natin hanguin yung ganun. Kasi nga, gigisahin pa natin ito. So, palagay ko eh, okay na ito eh. I-turn off na natin yung heat at ang gagawin po natin, hahanguin na natin isa-isa ito. Yan, mag-i-start na tayong gisahin itong ating meatball soup. Okay, ngayon, mag-i-start na tayo na gisahin itong ating meatball soup. Ang ginawa natin dito, naglagay lang tayo ng cooking oil dito sa isang cooking pot at dito po painitin natin at lagyan natin ng gisahin natin itong garlic. So medyo marami tayong ginamit na garlic dito kasi ito yung magdadala rin ng lasa. Okay, gisahin natin. Hintayin natin medyo mag-brown itong garlic. Ay, yan oh. Naamoy ko na yung aroma nitong garlic. Okay, so ayan oh. Nagtotoast na siya. At isunod po natin itong sibuyas.
Okay, hintayin lang natin na medyo maluto ng konti yung sibuyas. Okay, hindi tayo naglagay ng masyadong maraming cooking oil kasi yung meatball mamantika na siya eh. So dito, okay na to. Narito yung meatball. Yan oh. Gisahin po natin ito. Teka, gumagalaw itong camera natin. Sorry ha. Medyo dumulas. Ay, nako, talagang ganito nagluluto. Paminsan-minsan, meron tayong hindi maiiwasan na accident dito. Okay. Gisahin natin itong meatballs hanggang sa sumama yung lasa ng ginisa doon sa meatballs, yung bawang at saka yung sibuyas. At dito po, lalagyan natin ito ng patis. Ayan. Okay, lagyan natin ng cover. Just a few seconds. Hayaan natin mag-simmer sa patis yung meatballs. Kasi ang nagpapasarap po dito, yun talagang lasa ng patis. Okay, hintayin natin. Mga ilang seconds lang ito. 1, 2, 3, 4. Binibilang ha. Okay, so tignan natin. Yan o. Ako, kung magluluto kayo nito, ang bango-bango talaga. Dito pa lang, gugutumin ka na. Sa pagigisa pa lang. At dito po, ang gagawin natin, yan, maglalagay tayo ng tubig. Yan na yung soup. Lalagay ko 2 cups ha. Ngayon, kung kinakailangan mag-add kayo, mag-add pa kayo. 2 cups itong nilagay ko muna. Then dito po, lagyan natin ng cover. Magsisimmer ngayon yan. Medyo hinaan natin yung apoy para noon lumabas na mabuti sa pagpapalambot natin ng meatballs o pagsisimmer, lumabas na mabuti yung lasa para sumarap itong niluluto nating. So at ngayon, pagkaraan po ng halos 30 minutes na pagsimmer natin dito sa ating meatball soup o yung almondigas, check natin. So ayan. Then dito po, naglagay pa ako dito o nag-add ako ng halos 2 to 3 cups of water pa kasi pinalambot ko pa siya, medyo kumonti yung soup niya kaya naglagay ako ng 2 cups or mahigit pa. So, pwede yung hanggang 5 cups kasi soup ito eh. Ngayon, kung gusto nyo, maglagay po kayo ng soup stock para pampadagdag dun sa sarap nitong soup. Pero ako, hindi ko na kailangan kasi lumabas na yun talagang lasa noong meatballs. Nagsanib doon sa patis. So, tinikman ko na siya. Masarap siya. Then ngayon, so narito yung ating somen noodles. Ngayon, ang nilalagay nga talaga dito eh, miswa. So, ito kasi, bali, 6 na bundle ito. So, lalagay ko itong 3 bundles of somen noodles. Yo, ito, para rin itong miswa. So, ilalagay po natin ito. So, kasi ito, Japanese summer noodles ito. Hindi ito kinakain ng mainit ata. Parang ibinoboil muna ito at meron silang dashi. Okay? Lalagay natin ganyan. Parang miswa rin ito. Minsan nakapagluto ako nito, masarap siya.
So, pwede po natin itong i-replace doon sa miswa. Yung... So, ito, papakuluan lang natin ng sandali. Parang miswa rin ito. Madali lang siyang lumambot. Yung miswa kasi, pagka nilagay mong ganyan, isang kulo lang, okay na. So, ganito rin po ito. Pareho rin. So, hayaan natin ganyan. Hindi na natin kailangan lagyan ng cover. Kasi madali lang pong lumambot ito. So, hintayin lang natin. Then, i-correct lang natin yung lasa niya, ha? I-taste natin. Kung kailangan mag-add ng salt, mag-add tayo. O, i-try niyo po ito. Masarap po ito. Okay, i-turn off na po natin yung heat. Yan o, pwede na po natin itong i-transfer sa isang serving bowl. At pwede na po natin itong i-serve at kainin. At ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin dito po sa ating meatball soup o yung almondigas. So, ang gagawin lang natin dito, meron tayo dito yung scallions. Para dagdag sarap din ito eh. Pampaganda pa ng kulay, ilagyan po natin dito sa pinakatap. Yan o. Okay, at ang mangyayari dito, pwede na po natin itong i-transfer sa mga yung mas maliliit na soup cup at pwede na po natin itong i-serve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin dito sa ating almondigas or meatball soup. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thank you po. Bye!